Katukat Kuwento Pinoy. Ang susunod nating kwento ay ang babae sa Morayta. Hindi ko maipaliwanag kung bakit ganoon ang pakiramdam ko ng araw na iyon. Balisa ako na hindi mawari. Parang laging may nakamasid sa akin. Napapraning na ba ako o tamang hinala lang? Pero hindi naman ako nagda-drugs. Malayong magkatama ang utak ko. Naisip ko siguro'y naninibago lang ako sa bagong takbo ng buhay ko. Dati nasa baryo ako. Tahimik, napapaligiran ng mga puno ang dating kinaroroonan ko. Iba na ngayon. Tila magulo. Mabilis ang kilos ng mga tao. Tila lagi nagmamadali. Malakas ang ugong at busina ng mga sasakyan. At ni isa'y wala akong kakilala. Iyon ang Morayta. Pagka-graduate ko ng high school sa pambarangay na eskwelahan, parang nagkaroon ako ng culture shock sa unang araw ng pagtapa ko sa FEU campus. Sabi ko sa sarili ko, ang laki naman ng eskwelahang ito. Sa barangay high school na pinanggalingan ko, tumutulo ang bubong kapag umuulan. Sa FEU, the aircon pa ang silid sa speech subject ko. Inspired ako. Pakiramdam ko'y nasa right track ako para sundin ang pangarap ko. Gusto kong sumikat bilang newsman. Kung mapunta sa TV, gusto kong sundan ang yapak ni Corina Sanchez. Pagkatapos ng klase, diretso ako sa bookstore sa Morayta. Naghahanap ng textbook. Noon ko naramdaman na parang may nagmamasid sa akin. Huminto ako at lumingalinga. Wala naman akong kakilala rito kaya wala naman akong makitang nakatingin din sa akin. Hanggang sa makita ko ang babaeng iyon, nakatayo sa tabi ng posteng kongkreto. Titig na titig siya sa akin. Sa tansya ko, mga 34 years old siya o baka mas matanda kaysa roon. Ewan ko ba, sa kanyang mga mata, lungkot at pananabik ang nakikita ko. Ibinaling ko na lang sa iba ang aking tingin. Iniisip ko na baka hindi naman ako ang tinitingnan ng babaeng iyon. Baka akala ko lang na ako ang tinitingnan niya. Pumasok ako sa bookstore. Wala roon ang hinahanap kong libro. Lipat naman ako sa isang bookstore sa Recto. Siksikan. Bagong bukas kasi ang semester. Bawat estudyante ay nangangailangan ng bagong libro. At sa gitna ng pagkisiksikan, naroon pa rin ang feeling ko na pagkaasiwa ba, para talagang may nagmamatsyag sa akin. Nang magdako ang aking tingin sa dulo ng isang pasilyong pinapagitnaan ng mga book racks, naroon na naman ang babaeng una kong nakita sa Morayta. Nakatingin na naman siya sa akin. Taglay pa rin ang kanyang mata ang lungkot at pananabik na kanina'y nakita ko sa kanya. Hindi niya inalis ang tingin sa akin. Kilala ba ako nito? Nang sandali akong magbaling ng tingin sa pagtaas ko ng mukha ay wala na siya sa kanyang kinatatayuan. Nakabili ako ng libro. Madali lang naman hanapin ang textbook ng mga art student. At paglabas ko ng bookstore, nagulat naman ako dahil nasa may pintuan na ang babae. Para akong inaabangan. Titig na titig pa rin siya sa mukha ko. Sa pagkakataong iyon, negatibo na ang pumapasok sa isip ko. Baka tauhan ito ng isang sindikatong nambibiktima ng mga kabataang babae. Baka ibig akong engganyuhin o baka gusto akong bigyan ng patibong upang mapasama sa kanilang mga alaga. Nagmamadali akong lumakad palayo. Praning. Kantsaw sa akin ang isang boardmate ko. Nagkwento ako sa kanya pagdating ko sa boarding house. Baka nagagandahan lang sa'yo, sabi ng aking boardmate. Ibang klase kasi kung makatingin eh, sagot ko naman. Merong ganong tao, hindi maitago ang paghanga.
sabi ng aking boardmate. Kung lalaki pa, baka naiintindihan ko eh, pero babae, bakit ganun siya makatingin? Sagot ko sa kanya. Kung lalaki yun eh di lalo kang nataranta, baka nagsisigaw ka na, sabi ng aking boardmate. Kakainis naman, tugon ko sa kanya. Pilit kong inalis sa isip ko ang babaeng iyon, pero nakita ko uli siya nang malapit ko na siyang makalimutan. Nakatayo na naman siya malapit sa gate ng FEU. Gaya ng dati, titig na titig din siya sa akin. Hindi niya ako hiniwalayan ng tingin hanggang makapasok ako sa loob. Hindi ko na napaglabanan ng urge na lingunin siya nang makalampas ako sa guardhouse. At naroon pa rin siya. Hinahabol ako ng tingin. Umagaw siya ng espasyo sa utak ko habang ako'y nasa klase. Maraming pagkakataon na nakikita ko ang babaeng iyon sa Morayta, sa Recto, kung minsan ay sa mismong kalye kung saan naroon ang tinitirhan kong boarding house. Nang panahong iyon ay madalas ang brownout sa aming lugar. Pinakamaikling oras ng brownout ang 4 na oras. Kadalasan, 6 hanggang 8 oras na walang kuryente. Malaking problema ng mga estudyanteng kailangan mag-aral ng leksyon kung gabi. Kapag walang ilaw, walang magagawa. Upang labanan ang init sa masisikip na boarding house, naglalabasan kaming mga boarders. May ikli ang shorts, nakasando, may ilang malalakas ang loob. Pwede ring sabihin exhibitionist na lumalabas na walang bra. Isang gabi na walang kuryente. Doon na ako nakaramdam ng tunay na kilabot nang makita ko na naman ang babaeng iyon. Agad ko siyang nakilala dahil nakatayo siya sa tabi ng isang tindero ng popcorn. Nakatingin na naman sa akin ang babae. Parang biglang nawalan ng lakas ang mga paa ko. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Walang duda, sinusundan ako ng babaeng ito. May masama siyang tangka sa akin. Napansin ng isang kaibigan ko ang aking pagiging tulala. Oh, anong nangyayari sa'yo? Ba't titig na titig ka sa vendor ng popcorn? Huwag mong sabihin, crush mo yung tinderong yun, no? Carol, yung babae, lagi ko siyang nakikita noon pa. Sinusundan niya ako talaga. Ha? Sinong babae? Nagtatakang tanong nito. Ayun o, yung nakatayo sa tabi ng kariton na magpa-popcorn. Tangi, walang babae sa tabi ng kariton. Nag-iisa lang yung vendor sa tabi ng kariton niya. Hindi mo ba nakikita yung babaeng yan? O ayan o, kumakaway pa siya sa akin o mukhang paalis na. Natawa si Carol. Hoy, magpatingin ka nga sa doktor. Baka may sakit ka na. May nakikita kang hindi naman nakikita ng iba. 3 araw pagkaraan ng insidenteng iyon, Biyernes ng hapon, dumating sa boarding house ko ang aking mga magulang. Oh, napusugod po kayo? Takang tanong ko sa kanila matapos kong magmano sa kanilang dalawa. May pupuntahan tayo, anak. Nangunot ang noo ko. Saan po? Basta, anak. Kailangan mong makita siya kahit sa huli man lang pagkakataon. Marami akong gustong itanong sa kanila pero nagpapatianod na lang ako. Nagtaxi kami. Isang squatter area sa Las Piñas ang tinungo namin. Nagtataka ako sa katahimikan ng mga magulang ko. Pagbaba namin ng taxi, binagtas namin ang eskinita papasok sa looban. At sa duluhan, isang maayos na bahay naman ang tinungo namin. Maraming tao sa harapan. May nakaburol. May mga nagsusugal. Mula sa pintoy, natanaw ko agad ang ataol na kulay ginto. At may napansin naman ako. Para bang tumutok ang pansin ng lahat sa akin. Sinalubong kami ng isang matandang babae, mga 60 anyos. Hinagod ako nito ng tingin. Pagkuway, tumingin sa mga magulang ko. Siya ba? Ang sabi ng ali. Tumango ang nanay ko. Pumasok kami sa loob. Marahan ang mga hakbang
Diretso kami sa tabi ng ataul. At napasinghap ako sa hangin nang makita ko ang mukha ng nakaburol. Ang babaeng lagi ko nakikita sa Moraita. Cancer sa matres? Maraming beses na siyang ewan ba namin? Habang nakaratay siya, parang mawawala na siya. Pero lagi ring nagbabalik ang hininga niya. Pagkukwento sa amin ng matandang babae. At pag bumabalik ang hininga niya, may matamis siyang ngiti sa labi kapag nagising. Nagkukwento siya na nakita raw niya ang kanyang anak. Iniisip ko nagdidiliryo lang siya. Pero sabi niya, nag-aaral daw ang anak niya. Lagi raw niya nakikita sa Moraita. Natiko mabibig ko. At dito akong napatingin sa mukha ng nanay at tatay ko. Pinisil ng nanay ang pahalad ko. Ipaliliwanag ko sa iyo anak lahat mamaya. Pagmasdan mo muna siyang mabuti. Ang iyong ina. Siya ang aking ina. Edad 17 raw nang mabuntis ng nobyo. Tinakbuhan at sa kalituhan, mga magulang ko ang nag-alaga hanggang sa makapanganak. Hindi rin daw alam kung paano ako itataguyod. Kaya ipinaampon na lamang ako sa nakilala kong mga magulang. 8 buwan ako nang lisanin namin ang squatter area at pumirmi na kami sa Batangas. Doon na ako lumaki. Lumaki na buo ang paniniwalang anak ako na nakilala kong mga magulang. Nanatiling dalaga ang tunay kong ina. Pero yun nga, maagang dinapuan ng sakit. Sa pakikipaglaban sa kamatayan, hiniling daw nito kay Lola Senyang na makita ko man lang ang kanyang bangkay. Naalala ko ang huling pagpapakita niya sa akin nang kawayan niya ako. Nang gabi yun pala siya, tuloy ang nalagutan ng hininga. Yun na rin marahil ang paraan niya ng pagpapadama ng pagmamahal sa akin. At dito nagtatapos ang ating kwento. Abangan ang kwentong Pinoy dito lang sa Oka Tukat.